Hi, hello mga ka-G-lovers. So ngayon, ang gagawin natin ay itong Kobi na portable DVD. So try natin, testingin natin. So papakita ko sa inyo kung anong problem nito. So yan, no disk. Wala talaga palang disk. So ulitin natin, lagyan natin ng disk. Yan, nag-red na. So medyo matagal siya mag-read. So antay-antay lang tayo. So error this. So bali ito yung problema niya, error this. So pag sinundot natin to, makikita nyo umiikot naman. Yan. Pero nag-error disk siya. So, i-check natin siya kung anong problema niya. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. Hello mga ka-G-lovers. Kung bago kayo sa aking channel, so gusto nyong mapanood yung previous video ko, hindi nyo pa nakikita, search nyo lang yung Giovanni B, click nyo yung G-Love icon, tapos yan, makikita nyo ng video. Kung gusto nyo pang makita yung complete videos ko, so click nyo lang yung videos. Yan, click nyo lang yung videos, tapos makikita mo na yung lahat-lahat ng in-upload kong mga videos. So, una natin munang gawin ay ito, bubuksan muna natin siya. So, bubuksan natin siya. Meron pa siyang warranty seal. So, tayong una makakabukas nito mga ka-G-lovers. So, buksan muna natin to. Siya nga pala, habang binubuksan ko to, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell. So, yung nagpa-shoutout sa akin, so, naka-plus na lang sa screen. So, binubuksan natin to. So, bali may warranty seal pa to. So, nag-isang taon naman daw to, kaya wala nang warranty sa shop na nabilhin niya. Kaya pwede natin itong butasin yung warranty seal niya. So, yan, bubutasin natin yung warranty seal niya. So, ito po parang may butas. Tingnan natin, walang tornilyo. So, okay na. Naalis na natin yung tornilyo, buksan na natin. Tapos tanggalin natin yung koneksyon, yan. So, okay. So, naghihinala ako mga ka-G-lovers. Pwedeng itong optical ang sira niya. Yan. So, pag pinukos mo kasi siya, pag tiningnan mo yung glass ng optical niya, yan, hindi nyo kasi makikita dito. Kung nasa personal kayo, makikita mo parang may mga gasgas na siya. So, may posibilidad ito yung sira niya, mga ka-G-lovers. So, papakita ko sa inyo kung paano pagkabit ng optical na hindi kasama yung case.
kasi naubusan kami ng one set. So bali ito lang ikakabit natin, optical lens, lens lang, hindi kasama yung mechanical case nya. So ito, so iba naman model to o part number ng lens to, pero pang portable to, mga kajilaber. So ito yung importante dyan, nakikita nyo yung nasa gilid, yan yung optical lock nya. Kailangan tanggalin natin yan lock para mag ilaw siya. Once na hindi nyo kasi tinanggal yung lock na yon o yung nakasulda na yon, hindi yan iilaw. So yan ang importante. So una, tatanggalin natin yung tornilyo dito, tapos pwede natin itong angatin. Napakadali lang. So ganyan. Tapos kunin natin yung bago. So ayusin ko lang yung positioning yan. Tapos ipasok natin yung sliding yan na parang bakal. Yun. Tapos kabit na natin. So ganyan yung pagkabit niya, no. Pinapasok ko yung parang Y dun sa may plastic. Tapos ipasok natin ulit itong bakal. Tapos lagyan natin ng tornilyo. So medyo mahirap-hirap lang to, masikip pa kasi. Yan, pagbabalik lang ang mahirap nito, pero pagtanggal madali lang, mga kajilabers. So ayan. Op, hindi pa pala. So okay na. Lagyan lang natin ng tornilyo to. So napakadali lang, di ba? Pero sana tama yung hinala natin na optical yung sira. So titingnan natin siya mamaya kung magre-read na ba siya, mga kajilabers. So kung magtatanong kayo kung nasa magkano to, dito sa amin lugar nasa 350 yan. Ewan ko kung sa Manila siguro mas mura yan. So yan, tinanggal ko na yung optical lock, yung nakasulda. May 3 connection yan dyan. Dapat matanggal nyo yung lead nya dyan, yung nakasolder sa kanya. So bali yun ang lock nya. Once na hindi nyo kasi tinanggal yon, hindi iilaw yung lens o hindi siya magre-read. So ikabit lang natin to. So nakasentro na yung flex, na ikabit ko na, na-lock na din. So next natin, mga kajilabers, ay try natin testingin kung magbabasa na siya o magre-read na siya. So yan, inon ko na. Yon, umilaw siya. Umikot na yung spindle motor niya. So lagyan natin ng disc, try natin. So okay naman yung sliding na motor niya, nag-slide siya. So good. So lagyan ko ng disc. Testingin natin. So umikot na siya. So pag nag-ayos kayo nito, mapapansin nyo parang may tunog siya ng ganyan. Ibig sabihin, madali na siya magbasa o pwedeng may posibilidad na mag-read siya, magbasa. So ayan na, mga kajilaber, tama yung hinali natin, optical yung sira. So nag-read na siya. So ikabit lang natin to lahat, tapos testingin natin ulit, tapos bigayin natin sa may-ari. So bali okay na yan. So okay, nagbasa na siya. So kabit na natin to lahat. So habang kakabitin natin to lahat, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo kung may bago tayong nilabas na video. So bali okay na siya, mga kajilaber, at pahit na rin ng like button natin dyan kung nagustuhan nyo yung video natin, para ganahan tayo laging gumawa ng mga video para sa inyo. So thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa akin channel. So yan, ikabit na natin yung mga connection nya.
So di ba napakadali lang mga ka-G-Lovers pag-ayos nito. So optical lang. So isang galawan ko lang, nahulaan ko siya na optical yung tama niya. So lagyan lang muna natin ito ng tornilyo. So fast forward natin paglagay ng tornilyo. So ayan, pinas forward na natin yung paglagay ng tornilyo para madali na. Tapos testing natin na to. So okay, nalagay na natin lahat yung tornilyo, testingin natin ulit kung okay na ba siya. Kung wala tayong naipit, kasi minsan pag mali yung pagkalagay natin ng mechanical, naiipit din yan. So testingin natin ulit. Power on. So ayan, lumabas na yung red. So okay na mga ka-G-Lovers, nag-red na siya. So thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa akin channel. Maraming maraming salamat mga ka-G-Lover. So sana huwag kayong magsawang magsuporta sa akin channel at pahitan rin ng like button kung nagustuhan nyo para lagi tayong gagawa ng mga video. So thank you very much mga ka-G-Lovers.